Actually, pag ano ko pa lang talaga ng... Uy, huwag dahil... Kahit dati, nung nakapunta na ako, nung hindi pa inaayos ng condom, ramdam ko talaga na... Ah! Namatay yung kandila! Ay! Shit, di ko binipindot to! Hindi ko binipindot to! Hindi ko binipindot! Uy, ang ganto. Tapos yung kumakatok talaga, tapos wala na yung tao. So, pag pwede kang isama. Ay! Palo! Napapansin nyo, medyo madilim, tapos may candlelight lang tayo. Kasi ang gagawin nating vlog ngayon ay horror stories. Ay, kasi horror nga. Hindi, kaya tayo nag-horror stories kasi nanood kami ng horror film. Ayoko niyan. Pagkain na bang gusto mo? Hindi, kasi nang isa kong uwi. Eh, okay lang yan. Oo. Ako nga, mamaya mag-isa na lang dito sa bahay. Dito pa tayo nagkwentuhan. Hindi kasi, ano yun, nadadama natin yung pinanood natin. Ngayon na tayo magkwentuhan ng mga horror stories. Kasi kayo marami kayong mga kwento, di ba? Mga personal na naranasan or mga narinig dating kwento. Ano sa inyo sa Batangas? Sa Batangas. Marami. Pero aminin ninyo, di ba dati, pagka yung, di ba, nung mga 90s, yung mga nanay pag nagkikwentuhan, di ba? Tapos nakikinig tayo, takot na takot tayo. Alam mo kung bakit ayaw lalo pagka brown out. Alam mo kung bakit ayaw buhin to? Biyernes kasi ngayon. Buhay doon yun. Oo nga. Sabi nila kasi, mas malakas daw mga ano, pag biyernes. Pag Friday. Sabi. Pero pag alas tres daw na madaling araw, yun daw ang malakas. Humilik. Daily. Hindi humihilik. Saka huwag mga kwentong horror talaga. Pag biyernes daw. Eh, saka magkakasama naman tayo. Pero kayo naniniwala ba kayo sa ganun? Ako kasi naniniwala ako sa mga ganun. Ako, mahilig ako mag-ano ng mga paranormal eh. Nanonood lagi ako ng mga paranormal. Ako, na-witness ko kasi naniniwala ako sa na-witness. Yan kinikilabuto ko. May na-witness din ako, kaya takot din ako. Ako personal, na-experience ko din dati. O sino mo na magkikwento? Sinang gusto mo mauna? Hindi, ako na mauna. Ganun na lang tayo. Wag na, hindi mo nga abot eh. May kwento lang ako na parang ano, ito yung sa Baguio to, di ba alam niyo naman yung Baguio, di ba talagang pagdating sa mga nakakatakot na kwento, talagang may experience mo. So, dati kasi, nag-ano kami, yung parang nagpunta kami ng Baguio, ng mga magkakabarkada namin. So, may pinag-stayan kami sa Baguio na bahay. Siguro mga tatlong araw kami nag-stay. Tapos, pagpunta namin doon, yung second floor yung bahay. So, sa baba yung kainan, tapos may sala. So, doon, kwarto sa taas. Kwarto na. Tapos, may isang CR sa baba, saka tapos may isa pang CR, dalawang CR sa taas. So, isang dala-dalawa yon. So, sa umaga, di ba tayo pag nag-CR tayo, ganyan-ganyan. Tapos, nag-inuman kami ng gabi. Tapos, pag inuman ng ganun, umagan, yung isang kaibigan ko, yung isang CR doon sa pangalawang bahay, hindi pinapagamit. So, huwag niyo pong gamitin yung dulong CR. So, yung ginagamit lang, dumi-dumi na. So, nag-CR siya doon. So, pagka-CR niya doon, ganyan-ganyan, CR. Tapos, kinaumagahan, nagkumakain kami ng breakfast, kunikwento niya. Sabi niya, ang gara doon sa CR, doon sa pangalawang CR sa dulo, iba yung pakiramdam. Ganun, nag-CR daw siya. Kasi kulub na kulub naman daw yung CR, pero parang iba yung ano niya, malamig. Para raw may humahampas na hangin sa noon niya. So ngayon, yung caretaker, nagkwento, naku, sana hindi niyo po ginamit. Kasi may nag-bigti po doon. Baka yung paa daw nung, yung paa nung nag-bigti. Tumatama sa noon niya. So, siyempre, takot na takot kami. Kaya pala hindi ginagamit. Sinabi nung caretaker. Tumayo, mga pala yun. At ito, lalayo ka pa ba? Nung pandemic, sa Baguio rin to ako, si Negi, si Ethel. Saba nung luluto si Ethel? Yung ibang baka nagpapasok. Di ba, saray ako ng, hoy! Saray ako ng gano'n, di ba? Gumanon ako yung, hoy! Sumayaway, may boses. Hoy! Kina kami ng Negi. Tayo yan. Oo. Kaya narinig mo, sabi ni Negi, oo. Sabi ni Ethel, sino yun? May ganun talaga, gumayon ako. Teka lang, gabi kayo nagluto? Gabi. Gabi yun? Gabi. Oo. Sa Baguio? Sa Baguio. Iiyak ako. Bakit? Matapot ako. Totoo yun yung, hi! Wala ako. Tapos ganun din, ganun yung ano. Parehas ng boses, tapos tumuli sa akin si Negi. Kaya ba yun? Sabi ko, sabi ni Ethel,
Sino yun? Doppelganger ba tawag? Doppelganger. Ano? Doppelganger. Di, pero ang doppelganger, nakikita yun. Oo. Sa kanya, ginagaya. Ginagaya na ngayon. Hindi ko rin alam. Baka the voice yun. Nagdasal kayo after. Hindi. Dinedman na lang namin. Pero takot na takot. Pero meron pa ako isang experience. Ito totoo to kasi diba dati nagbo-boneless. Yung nagbo-boneless kami. So dati, meron kami pinag-istayan sa... Kasi ano kami, pagkalimbawa, let's say Laguna kami. Doon na kami. So yung nanay ko kumuha ng bahay doon. So tatlong apartment yun. So doon, diba ano yun? Maaga pa, nine pa lang ng gabi. After nung Sharon na palabas. So... ako talaga personal kung na ano, siguro nanonood kami ng Sharon, siguro mga 9 PM, may kumakatok na gano'n. Katok na. Tapos binubuksan nung, dami namin ng mga kasama ko sa trabaho, binubuksan walang tao. Tapos yung ate ko doon nakatira. Sabi na ako, yan na naman siya, gumanon ate ko. Yan na naman yan, hindi magpapatulog. So hindi ako nagtatanong kasi. Ah, may kumakatok. Oo, di hanggang sa nag-10, 11. Pinagali. Di ginawa ko, natakot ako, pumunta na ako doon sa bahay ko, yung sa bahay na pinag-istayan ko, nandun doon pa rin kumakatok. As in, katok ng katok. Tapos, narinig ko sila ng, di siyempre ako kasi hindi naman ako matatakotin. Sabi ko, ako, na mo, minura ko pang gano'n, bahala ka dyan, katok ka ng katok. Kinaumagahan, nagkwento naman yung, ano, yung anak nung nagbo-boneless, nagsama ng anak, tapos, nagkikwento yung bata nung ano, eh kasi service namin jeep, sabi niya, mama, ang gara nung nakasakay dun sa ano, may kasabay kayong lalaking matangkad na maipin. Sabi ko, baka naman ako lang yun, binibiro ko, hindi nakita nung bata, kasi nilagnat yung bata, may nakikita pa lang. O, inkanto. Tapos yung kumakatok talaga, tapos wala nang tao. Sa inyo, pwede kang isama, di ba? Ay! Palo! Wala. Wala. Anino lang. Hindi, pero totoo yung kumakatok talaga naman. Kwento to ng kapitbahay namin. Mag-asawa sila, yung asawa niya lalaki. Pag-asawa na lang muna tayo. Hindi, makinig ka. Sandali lang. Sige. Sandali, parang mawala din. Sige. Natakot ako eh. Nakita mo kasi, malaking anino. Malaking anino, baka kaipitit yun. Hindi, ete. Hindi. Ito, papaalala ko lang ha. Alam niya naman siguro dito. Alam niya naman to. Ito no joke ha. Kasi ako talaga malakas pakiramdam ko sa ganyan. Actually, pag ano ko pa lang talaga ng... kahit dati, nung nakapunta na ako, nung hindi pa inaayos ng condom, ramdam ko talaga meron. Pero mabait siya. Mabait? May mga ganun eh. Mararamdaman mo, pero hindi ka papakitaan. Okay lang yun. Tumutulong siya nung pandemic. Mabait yun. Ibig sabihin, pag gumanda ang buhay mo, tumutulong siya. Mabait. Pero huwag na tayo magkwento, baka ayaw. Hindi yan. Sa inyo. Meron din sa Bexby. Sa Bexby meron. Meron talaga. Meron talaga. Spiritista. Talagang merong 7 spirits na naroon. Na pamilya sila. Isang buong pamilya. 5 sa baba. 2 sa taas. 2 babae. Mahabang buhok. Sa kwarto ko yun. Kwarto mo. Ang ginagawa lang nila maghapon, nasa kama ni Chad nakaupo. Tatayo. Lalabas na kwarto ni Chad, pupunta sa hallway, tapos babalik ulit sa kwarto ni Chad, gano'n lang. Pero, good spirit sila ang sinasabi, ako na alagaan niyo itong bahay na to, at aalagaan namin kayo. Lahat na nakatira rito. Parang gano'n. Kumbaga, hindi namin kailangan maghanap ng pera. Kusang silang maghanap ng trabaho para sa akin. Kaya hindi tayo pinabayaan din. Kaya lagi namin inaalagaan yung bahay. Kinikilibot ako kasi naalala ko yun sa bahay. Yung dalawang yun, di ba natutulog ako? Doon sa may divider ko, divider ng banyo, di ba side sleeper ako? So doon ako lagi naka-side sleep. Nung pagkaano ko, may naaninag akong dalawang puti na nakaupo doon sa may divider na yun. Na parang pinagmamasan ako, parang binabantay. Totoo ba yan? Pag-iwi mo yung sinabi. Siyempre, baka matakot ka. Meron doon sa may agdaanan din. Maririnig mo naman minsan yung may naglalakad talaga. Lagi may naririnig dati sa hallway. Na may parang naglalakad. Kala mo hotel yung kwarto na. Yung
tunog-tunog bag, tunog mga footsteps, na parang nag-check-inan sila. Si tetay yung lagi nakakaramdam yun, si tetay. Tapos lagi, alam mo yung dining table natin sa side nila, tetay? Yung dining area doon. Doon sa bintana na yun, lagi si parang tetay. Parang meron doon. Lagi may nakitang mama si tetay. Oo. Parang meron doon. Pero pinag-experience namin, meron doon dating old spirit na nandoon na medyo evil. Sa bodega. Pero tinilikan na namin ng kandila yon. Ilang beses namin ginawa ng ritual yon. Sabi nila na wala na. Kaya puro good spirit yun nandun. Mm-hmm. Pero in fairness naman, ako wala akong nararamdaman talaga. Hindi ako paramdamin eh. Buti na lang. Hindi. Alam mo, nasabi ng espiritista, meron talaga mga taong paramdamin. Meron talaga. Meron talagang taong pakitain din. Yung sa'yo daw, hindi ka pinagpapakitaan ng espiritu, hindi nagpaparamdaman. Baka mautusan mo. Hoy, sino yan? Hoy, kung naman. Diba, sabi ko sa'yo, nagtatapak dito. Oo. Basta nakikita ko, narinig ko ngayon, nag-uusap-usap yung mga doon. Ako, baktalakan tayo ni MC. Kaya hindi sila nagpakita. Hindi nagpakita. Merong multo mo sa inyo. Sila mismo ang umiiwas sa iyo. Doon sa kwarto mo, 12 yung spirito doon. Wala na natira. Lahat yung nag-outing. Lumipat. Nung dumating ka doon sa kwarto, yung nag-outing sila. Hindi nyo nag-usapan na doon, kung nakakatawa. Kasi nakakatawa pa. Sabi nito, ano tawag doon? Double ganger. Itong double ganger. Double. Pero hindi, teka lang. Yung kwento nung ano. Ay, ito na. Ito pala. Teka lang. Patawa yan o ano? Hindi, basta. Sa kapitbahay namin to. Sa kapitbahay namin to. Baka ayaw na. Teka lang, di ba may spirit dito? Baka ayaw niya. Kuya, nakapagkwento ka na. Nakapagkwento ka na nga. Ang haba. Hindi, pero hindi ganito, ako kwento. Nakakatapos. Ganito. Malalaman natin yan pag namatay yung kandila. Ay, huwag ganyan eh. Hindi. Malay mo naman. Pag may umihip niya na. Pag may umihip niya. Ay, naku. Okay yan. Hindi, ba't umihip yan? Pag nakakatakot, no? So, ito na. So, mag-asawa sila. Yung asawa ni lalaki, pulis ito. So, routine nila lagi, syempre, alis yung mister, tatrabaho, babalik ng bahay, aakyat, then kakain. One time, umalis yung asawa ng babae. Ngayon, pag alis nung asawa ng lalaki, may kumakatok ngayon sa may kumatok sa bahay ni nung babae. Dumating yung asawa niyang pulis. Pumasok, umakit lang sa second floor. Sabi nung misis niya, kain ka na, may naghanda ako ng pagkain. Maya-maya, doon lang yung si Mrs. na nanonood ng TV, may kumakatok ulit. Puro pulis. Ano? Puro pulis. May kumatok ulit. Sabi niya kay Mrs. Kayo po yung asawa, di ba, ni ganito, ganyan-ganyan. Sabi niya gano'n, huwag mo kayo mabibigla, patay na po siya. Yung umakit, sabi niya, ha? Ikaakit lang? Anong patay? So, sinilip ngayon ng babae, ng Mrs., pati niya walang tao. Yun nga. Pumunta lang. May karito ato yun. Karamdaman. Minsan kasi may mga ganun. Alam mo yung dadalawin yung biglaan. Biglaan patay. Pumasok lang. Tapos, di ba? Narito yung prison biglaan patay niya. Sa panaginip. Sa panaginip tumadala. Diyos ko. May blame. Yung sa akin. Ay, ito pa. May isa pa. Kwento rin to ng isang kaibigan ko. Nag-Spain siya. Spain. Sa mga hotel na luma, something ganyan-ganyan. So sabi niya, ba't gano'n? Natutulog ako rito sa kamang to para akong binabangungot. Bangungot to, gigising na naman siya. Ikatlong araw niya doon sa hotel. Tulog din naman siya. Binabangungot siya. Alam mo, paggising doon niyang gano'n talaga. Yung itsura niya parang nasa kisame. Tapos may mukha nakaganon sa kanya. Gusto. Nakakatakot talaga. Ito nga, yung probinsya natin nila. Kalibel yan, yung parang halimbawa, nakahiga sa kama ka, yung patulog ka na, tapos mararamdaman, parang may umupo sa kama. Ay, ako na-experience ko sa Dubai yan, kami ni Jewel. Oh my God. Kami ni Jewel sa Dubai, may hotel doon. Di ba ang gaganda ng hotel sa Dubai? Kami ni, galing ka, pagpunta namin ng Dubai, so lang, syempre hirap na matulog din. So si Jewel, dalawa kasing kama, tapos sa labas yung manager ko, si Terry. So natulog na siyang gano'n. So ako nagsiselfon ng ganyan. Malapit kami sa parang mosque, tapos lumang hotel na. Tapos ako malakas pakiramdam ko sa ganyan, ganyan. Nararamdaman ko na may nakatingin. Ramdam ko. Pero talaga, mararamdaman mo yan. Sabi ko parang may kasama kami dito. Di pinakikiramdaman ko lang. Tapos maya-maya, di ba tulog ako? Yung kama, yung dulo ng kama, ramdam mo may umupo. May umupo. Na-spin. Alam mo, nakaganun ako, Tapos kinakausap ko siya, huwag kang magpapakita sa akin, hindi ko kaya. Oh my God, pareho hindi ko kaya. Gumanon talaga yung Di ba pag nakaiga ka, ramdam mo may umupo. Gusto ko, Negi, ito personal experience ko to. Yung probinsya natin. Ito yung kinukwento ko, ha.
show namin ni Vice. Pero ako hindi ko naramdaman. Hindi niya naramdaman kasi, ito ha, so una kasi akong lumipad kaysa kay MC. So, ang tendency, ako lang mag-isa doon sa kwartong yun. So, pagdating ko sa kwartong yun, gabi, and then nasa, sabi niya, alika, gimmick-gimmick daw. Sabi ko, punta mo na ako sa room ko. Pagpunta ko sa room, nakaano ako sa kamang ganyan, nanonood ako ng TV, biglang namatay na wala naman pumipindot. Tapos maririnig mo yung kaluskos, gumaganon talaga. Mayroon tao rin, may nagpaparamdam dito. Nag-CR ako ngayon. Upo ako sa trono, yung toiletries ko, ginanon, bang! Bumagsak. Yung tissue holder, lumipad. Yung double lock, gumalaw. So sabi ko talaga, kung sino ka man, please, huwag mo akong takutin. Yung ganon. Magkaibigan tayo rito, huwag mo akong takutin. May show lang kami, kaya ako nandito ngayon. Bukas ang show namin, please, wag naman. Maya-maya bumukas yung TV. Umu-okay na lahat. Ano gagawin mo? Ang tawag sa ganun, ang mga poltergeist. Oh, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Habang sinasabi niyo yung ginagalaw na rin yung please, wag mo akong tatakutin. Kunin mo na lahat ng mga gamit. Wag mo lang tatakutin. Wag mo akong sasaktan. Ang salita, hindi ako magnanakaw. Ano ba? Gago, no? Gago nga, di ba? Multo ko, hindi ako magnanakaw. Hindi, paano kung ano, di ba sinabi mong gano'n? Hindi, sinabi niyang gano'n na parang, please, wag naman. Ganyan-ganyan, sumagot. Uy, ako nga ang natatakot sa iyo. Kaya ako, kanina pa ako nasa sulok, kaya nga natatakot ko yung mga gamit. Para umalis ka. Magkasama pa tayo sa kwarto mo. Magkasama tayo sa kwarto mo. Pero wala na akong naramdaman. Wala kang naramdaman. Kinausap ko na. Siya yung ano, kinausap ko na. Hindi ka pa ano yun. Wala. Ako hindi ako nakakita na pero ramdam. Nakuwento ko sa kanya yun. Sige, so pagdating ko, talaga, tapos wala akong naramdaman. Sa wala na. Kinausap ko na. Sige ko, please, wag naman. May show lang kami. Pero wala kang naramdaman. Wala. Pero naniniwala kayo sa aswang manananggal. Ako. Ako din ako. Naniniwala din. Yung pamangking ko. Sa amin kasi sa barangay namin to sa Bicol. Bata pa ako, so sinasabi na mayroon manananggal daw. Tapos yung nanay ko laging, kagat ng dilim, pasok mo sa bahay, huwag mong lalabas. Tapos yung nanay ko, nagtataka kung bakit nalagyan yung mga bintana namin ng asin, tsaka bawang. Sabi ko, bakit? Tapos yung pala, kasi may kinakakatakutan doon ng manananggal. Kasi sobrang, siya pinakamalakas sa lahat ng manananggal. Kasi bukas pagiging manananggal, may lahi silang makukulang. At yun kasi, pag sinabi noon na mamamatay ka, mamamatay. Totoong nangyayari. Oo, pag yung asawa nung tito ko, bunti, sinabi lang na mamamatay ka, namatay. Magkakasakit ka, kasakit talaga. Ganun sila ka-powerful. Pero kasi, gusto magigante. Yung kapatid ng tatay ko, yung namatay yung asawa, na may buntis, bilang ita kinakain daw. So gusto niya magigante, kaso wala siyang maibang maisip na paraan. So ang ginawa niya, tinaiming niya na yung mananggal, yung lilipad, ng madaling araw, nalilipad. So nung nahati yung katawan, lumipad na, di ba? Tapos ang ginawa niya, binantayan yung hati ng katawan. So nilagyan niya yung kalahati ng katawan ng asin, di ba asin? Hindi. Tahong. Yung mga tahong. Tahong ba? Tahong. Yung may rented na tahong, mga expired na gatas. Ano yung dagat? Oo, yung nilagay niya. Tapos mga papayang override. Tapos wala pang 5 minutes din, nag-alboroto yung channel. Walang kaalam-alam yung kalahati ng katawan nasa taas. Hanggang sa nadumi yung ano, nadumi yung... Ang kalahati. Kinuha yung tsuhin ko dumi. Tapos, pinuna sa doorknob ng bahay ng... Ng manananggal. So, eto na mag-uumaga, nagmamadali yung manananggal. Dumugtong. Tapos, syempre, pagod na pagod yung tumatakbo. Pagbukas na sa doorknob, ang dami yung tae. Sabi ng manananggal, Tanginaw, tae! Kanina mang tae ito, mamamatay! So, namatay yung ano? Namatay yung manananggal. Namatay na chewing yung kapatid ng tatay. Kasi kahit anong sabihin niya, natutupad. No? Parang ganun. Wala ka effort. Ang galing, no? Lang, tsaka expired na gata. Uy, pero ha? Tayo ito, mamamatay. Hindi niya alam tayo. Uy, pero ako. Hindi tayo! Ang sino man ang babayari na tayo ito, mamamatay! Namatay siya? Namatay. Uy, pero ako naniniwala ako sa aswang kasi yung pamangking ko, yung sa ano, saka ako mismo nakakita talaga. Totoo. Yung baka naman nagmarap ka lang sa hindi, kasi di ba sa amin, sa syempre hindi naman kami ano, nasa malapit kami sa court yung bahay namin. So yung aso namin, kahol ng kahol, madaling araw na. Tas di
ano, narinig sa covered court namin. Umuwi ako ngayon, pag-uwi kong gano'n, may nakita akong asong nakaupo sa may tapat ng pintuan namin. Na yung upong asong gano'n. Pero hindi siya makapasok kasi may aso kami, kinakaulan siya. Tapos, di ba yung aso, pag inano mo, konting ano lang gaganon. Yung talaga nakatingin lang sa pintuan. Tapos ginawa ko, parang pupukulin ko ng tsinelas. Meron, putang ina, mga yung mabalis. Tapos, ang laki ng aso. Parang itim na itim. Tapos, parang wala lang, parang normal lang. Sinabi ko sa nanay ko, sabi ko, ma, nakita akong aso diyan kagabi sa pintuan natin. Kaul nga lang, kaul yung aso natin. Sabi ng nanay ko, nandun doon yung nung isang araw na sa may balkonahin natin. Naaswang pala yung kapatid ko. Kaya totoo yung aswang. Oo. Buti hindi mo binato yung aso. Binato ko nga, tumakbo. Para umalis. Kasi hindi ko nararamdaman na aswang. Nag-aabang na sila nang mamamatay. Yun yun. Nag-aabang sila nang parang mamamatay. May sakit buntis. Naan namin yun sa totoo yan. Kahit yung namamatay nga, yung tatay ko noon, di ba, bago ano. Oo, may mga art talaga. Kinikwento ng ano, na parang, may mga, yung parang tinatawag daw siya ng kamag-anak. Totoo may, pala. May ganun sa probinsya namin, may nahuling aso. Kasi di ba, totoo yan ha? Oo, totoo. Yung kwento mo kasi, yan na naman. Hindi, wala tayo, to promise. Yan na naman siya. Di ba yun sa probinsya? Dati kasi ngayon, hindi na pwede mangatay ng aso. Dati yung bagas, pwede mangatay, di ba? Yung mga gala na kwento aso. Mo sa akin yan. Di, nakahuli yung mga manginginom ng aso. So, syempre, yung kalukuhan mga manginginom, na tinali yung aso, tapos napakulo ng tubig, nakatulog yung manginginom. Kaya pagising nila, tao na yung nakatali. Oo, oo. Pero kinampihan yun ng pulis. Hindi, alam mo, hindi na ako naniniwala sa'yo. Kasi nagkwento kasi siya dati. Kinampihan ng pulis, yung ano? Oo, yung nakatali, pinakawalan yun. Totoo yan. Nagkwento kasi to dati, sabi niya, kaya minsan daw naniniwala pag nakakatakot, meron yung mga kaso, namatay yung kandila. Ay, siya, hindi ko pinipindot to. Hindi ko pinipindot to, hindi ko pinipindot. Biglang umano, kita ng camera, hindi ko pinindot. Biglang tumunog. Biglang siyang tumunog, promise. Hindi ko pinipindot. Na. Namatay pa yung kandila. Kasi so, nag-ilaw. Huwag na. Sorry, mag-sorry tayo. Sorry po. Biglang tumunog. Hindi mo pinindot. Hindi ko pinindot, yan. Swear. Hindi talaga. Ano bang music yan? Hindi ko alam. Wala, hindi ko pinindot. Ito kasi nagkikwento-kwento. Biglang ano. Ay, nag-joke nga ako yun sa'yo. Takot-takot-takot. Diba? Wala akong ginanon. Baka sa'yo kasi kalokohan. Saka hindi, ito may kwento pa siya. Teka lang. Iinis ako dyan. May kwento, kaya hindi ako naniniwala minsan sa kwento. Meron, di ba manananggal na usong araw sa kanila? Kasize niya, manananggal daw. Di ba malaka size mo? Umano daw sa bubok. Gano'n sa bubok. Pumagsak sa bubok. Paano ako maniniwala sa mga kwento mo? Tapos nakapatong sa asawa. Sinosan yun. Sorry po, titigil. Sa kawan. Titigil na lang natin ilan. Mas joke-joke na lang tayo. Titigil na po kami sa kwento mo. Si Petit kasi na ano ko, nasaksiyan ko. Teka, buksan mo muna yung ilaw. Nasaksiyan ko si Petit. Sinapian, di ba? Buksan na natin ilaw para joke-joke na lang. So ito, nasaksiyan ko si Petit. Sinapian to. Nang isa, nabigatan, nagtawag ng ibang spirito para kayanin daw. Sino mga walo? Kaya, ito, sa mga walo? Ito hindi, ito totoo. kaya alam ni Petit yung tungkol sa manananggal. Luwag nung ano. Bakit? Kaya alam ni Petit yung tungkol sa manananggal kasi si Petit din. Siya ano mismo. Yan? Siya po yung mismo ay galing sa lahi ng mga manananggal. Dok-dok na to ha? Hindi, ito totoo to ha. Si Petit po ay galing sa lahi ng manananggal. Kaya lang tinakwil po siya ng mga manananggal. Dahil? Kasi di ba ang mga manananggal tuwing hating gabi, ang gagawin mo magpapahid ng langis. Yes! So, magpapahid ng langis, lalabas yung pakpak, mahahati yung katawan, lilipad. Nung si Petit po ginawa yung tinakwil siya. Bakit? Kasi ang ginawa ni Petit, nung alas 12 nagpahid ng langis, lumabas yung pakpak, mahati yung katawan, dumulas po mababa. Gumapang na lang. Hindi, kung yung seryoso. Enough na tong story natin. Last na lang, si Petit, di mo ka nananggal ka na? Totoo ba nananggal ka, di ba? Nagpahid ang langis, hati ang katawan, nagutom yung kalahati ni Luto. Iniihaw, tapos pahid-pahid langis. Barbecue. Wait, teka mag-ano tayo. Play na lang tayo. Let's close this for a prayer. Kuya MC. Go. In name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace.
Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them, and may they rest in peace. Amen. Yeah. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen. Jesus, thank you, pray. Amen. So ayun mga ka-BBC, in-stop na namin kasi humingi tayo. Medyo nakakaramdam na tayo. Humingi tayo na sign. Pero tama na. Ha? Pero nangyari na matayo. So humingi tayo na sign kung tama na. So nangyari. So ititigil na natin ngayon. Irerespeto natin bilang sorry ano. Sorry sa namin. Pasensya na po. Pero, napagkwentuhan lang namin. Pero thank you din sa pagbabantay sa amin dito. Thank you so much. For ano. For letting us do our vlog. Yes. So, kasi ako may iwan dito. Oh, my. Ayun, gusto lang namin magpasalamat kina Negi, kina Pikit, for sharing their stories din. At si kay Kuya. Ah! Kay Kuya MC, maraming salamat. Ayaw niya to. Ayaw pero, pero, nandito siya, nakinig pa rin siya. Thank you so much. Don't forget to like. Like and share and subscribe. And hit the notification bell. Para update kayo sa mga bago namin vlog. And of course, subscribe na rin kay Titip. Ayan. At saka kay Negi. Yes. Magbabalik YouTube na si Negi. Yes. Maraming salamat. My name is Shad Kinis. My name is Lassie. At ano po si FC Mwa. And we are the Best Battalion. Hi. Ayan. Ano, pinindot mo, no? Ano, pinindot ko na.